Anong okay. totoo, bakit laging kayong dalawa lang ang nakikita? Wala na si Pepay, eh meron kayong vlog na PNP. Yung napagod yung isa't isa sa amin, yung tinamad sa grupong PNP. Ano ka ba? Hindi, aminin na natin yung ano, parang hindi okay yung magsama-sama muna kami tatlo kasi may parang hindi healthy. Hindi healthy. Parang tinatago niyo lang ang totoong dahilan. Lagi ko sinasabi sa kanya, hindi ko siya kaibigan. Hindi na siguro talaga mabubuo ang PNP. Sabi ko, hindi ka na masaya. Wala namang problema. Ako mahal ko si Pepay, kaso nagkaroon kami ng problema. Okay, ako na sabihin. Mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Soko. Dinayo ng aming team. Upang alamin kung totoo nga. Ang ano? Di umanoy. Walang mga pa pero tumatayo. Ano? Utong. Petit! At siyempre pa, si Neggy. Hi! Hello! Hi, Nay! Oo, ang tagal namin magpasked sa kanila. Talagang isiningit lang talaga kami. Yes. Diba? Hindi po totoo yan. Talagang nandoon na po kami sa baba nung studio nila. Kailan kaya tayo mag-guest? O panggap na nga akong tendera ng candy sa baba. Ako nag-iyosin na rin ako nung takatak girl na ako eh. Sos, di po kaya rin takatak. Eh, Pete, pangarap ko to. Ako din. Oh, anyway, ayan. Parang kulang sila. Di ba tatlo kayo, PNP? Hindi, nasa likod ko. Hindi lang kayo. Tapos ka na dyan, te. So, anong totoo? Bakit laging kayong dalawa lang ang nakikita? Wala na si Pepay. Eh, meron kayong vlog na PNP. Ang PNP, matagal ng grupo yan. Library days pa lang, PNP. Library, oo. Oh. So, way back ano to? 15 years ago, PNP talaga siya, Petit, Neggy, Pepay. Pero may YouTube channel na ako. Siya din may YouTube na rin siya. Okay. So, si Pepay wala. So, hanggang sa nabuo ang PNP, mag-vlog tayo, nag-vlog kami. Okay naman, maayos. Hanggang sa nag-channel na rin si Pepay. So, sa ayos sa gusto natin, may kanya-kanyang channel, yun ang priority natin. Mm-hmm. So, parang yung PNP, nawala ng priority. Kasi minsan kanya-kanyang channel, so nababagot yung mga bakla na gumawa ng content. Ganun ang nangyari. Yung napagod yung isa't isa sa amin, yung tinamad sa grupong PNP. Ay, bakit kayo laging magkasama? Magkasama kami kasi syempre, anak-anak siya ni Vice. Ako naman, talent ni Mime. Kaya kami dalawa magkasama lang. Pero ano talaga, si Pepay talaga nag-post sa amin na mag-vlog. Sabi niya, mag-vlog tayo kasi nga, tapos laging pumunta si Pepay or siya, pumunta sa bahay, nag-vlog kami. Parang tinatago niyo lang ang totoong dahilan. Actually, suntukan talaga sila. Oh, hindi ka, oh, hindi ah. Hindi, wala. Nagkakaproblema, pero naayos. Lalo nung birthday ko, naayos. Kaso lang, di na siguro talaga mabubuo ang PNP. Or baka kailangan lang ng time ulit. Pero hindi naman kayo magkagalit. Hindi. Okay pa rin naman kayo. Oo. Parang ano, parang mas okay siguro na hiwa-hiwalay muna. Oh, very showbiz, no? Ano ka ba? Hindi, aminin na natin yung ano. Parang hindi okay yung magsama-sama muna kami tatlo. Kasi may parang... Hindi ano healthy. Yun, hindi healthy parang pag naman. Pero okay naman. Kasi ganun naman yun eh. Sa barkadahan or sa pamilya nga nagkakaroon ng problema. Ganun din yung grupo namin. Dumaan kami sa ganun ay na parang medyo hindi naging okay. Ako, aminin ko na talaga na hindi naman ako galit kay Pepay. Parang mas okay na hindi muna kami magkakasama. Ayokong ano, may masabi ko na pangit. Dahil lang pinipilit natin na ano. So, bilang respeto, bilang ano na rin, dahil kaibigan natin. Kaibigan ko siya. Actually, sinasabi ko naman sa kanya yun, hindi ko lang siya kaibigan. Ayun, naiiyak agad ako. Di umiyak. Hindi kasi, tagal, dalawang dekada kami magkasama. So, sabi ko sa kanya, lagi ko sinasabi sa kanya, hindi ko siya kaibigan. Parte siya ng pamilya. Kaya lang siguro nagkatampuhan lang. So,
kailangan lang namin talaga. Para, alam mo yun, para maka... So, kung nagkatampuhan, hindi mo na naayos. Hindi, okay naman nung birthday niya, nag-sorry, gano'n. Kaya lang, siguro, kailangan distansya mo din sa... Pero malalim ang friendship. Sobra. Pagkaanan mo ng loob. Ako mahal. So, ngayon, sabi ko nga nung birthday niya, nag-sorry siya. Sabi niya, sorry. Ako isa lang sinabi ko, nami-miss kita. Pero kasi, hindi porkit na gano'n yan, yung ano, kasi hindi naman, kasi minsan yung sorry, di ba? Porkit nag-sorry, okay na tayo. Di ba, minsan, ano eh, kailangan natin ng oras. Di ba? Pero ako, nami-miss ko talaga siya eh, kasi mahal ko si Pepay. Pero nag-umpisa ang lahat. Nag-aalala ko sa kanya. Pero nag-umpisa ang lahat na nagka-problema talaga. Tunay na to ha, nagka-problema ang PLD. Kasi there was this time na nahuli ko sila na magkapatong. Ba't kailangan may kwento dito? Hoy, but so feeling ko may relasyon talaga sila. Kung nahuli ko sila. Yes. Kung nahuli ko sila, sabi ko nung ginagawa, akong naiyak doon. So, ano to, di ba bawal yan sa grupo? Nag-brainstorming lang daw sila. Magkapato. Pero hindi, kaya ako naiyak, week 9. Kasi nakita ko din siya. Na? Nakita ko siya doon, nagsosolo. Habang nakita niya kami ng magkapato, nakita ko siya sa sarili ko. Habang umiiyak din. So, paano mo ginagawa ang pagsasarili sa itsura mo? Hindi, tong. Yung paprito. Yung paprito. Yung tong. Yung pangihaw. Tapos? Oh, minsan, yung pangkamot na palad. Doble doon. Iniipit ko. Paano mo nakikita? Side mirror. Hindi, pero hindi para kasi ang dami nagtatanong kahit sa mga YouTube channel namin, sa ibang post namin, nasan si Pepay? Aminin na natin na isa kayo, hindi pa kami kasi nag-uusap. Hindi pa namin na-upon. Heart to heart. Nung heart to heart pala. Pero ako, nami-miss ko si, ano, nami-miss ko siya. At nami-miss mo tapos hindi mo kinikita? Hindi kasi mahal ko kasi si Pepay. Diba? Kinamay niya lang mahal niya. Hindi, kaya. Mahal ko ko siya. Siyempre, ano ka ba? Ano yun, diba, pag tumatanda ka? Diba? O pinipili mo yung mga tamang tao na makakasama. Kaya nga sinasabi mo kasi na mahal ko, nami-miss ko siya pero ayaw mo kita. Gusto ko kasi na may ma-realize, may matutunan siya sa nangyari sa amin. Na kasi minsan kasi, ano eh, akala mo tama, pero mali na pala yung ginagawa mo. So gusto ko matutunan niya yung mga bagay niya. Ako mahal ko si Pepay, kaso nagkaroon kami ng problema. Kasi di ba may anak siyang lalaki na 17 years old. Lakin ko na sabi, nailab ako doon. Sa anak niya, hindi niya ako matanggap. Hindi niya ako matanggap na maging manugang. Pero dapat di ba nirespeto yung pagmamahalan? Pero na-realize ko na hindi talaga pwedeng i-push ang mga bagay-bagay. Totoo. Ba't ka na-inlove sa 17 years mo? Mabait siya. At nagpapakita ng motibo. Charot! Hindi, yung anak namin yun. Nakikita ko si... Naniniwala. Ikaw, minsan hindi na rin ako naniniwala sa mga oo. Hindi, kung ano talaga, miss ko si Pepay. Pero alam ko talaga si Petit, eh, ano, pag nagmahal isa, isa lang. Tama ako. Pero pag nanganak, 12. Isa lang magmahal, pero 12 pag nanganak. Tapos yung 6 binibenta ko, kasi minsan nadadaganan ko yung 3. So, dalawa na lang kayo at nakita ko yung tandem nyo. Mapapanood ba ulit si Negi at si Petit? Saan? Actually, may show kami with Pep. Yes, so kasama namin. At kasama pa rin. Sa September, nasa Amerika po kami. Tatlo? Oh yes, magkakasama po kami. So, kasama namin diyan si Jewel, si Prince, and the PNP and Miss Ethel Buba. Actually, ito tampurot lang itong magmarkado. Oh. Alam mo, nagtatrabaho ng may racket. Kami nagtatrabaho ng alam mo, nanonood si Pepay. Mapanood niyo to. Pai, Pepe Aguilar Jr., I love you. Alam mo yan. Tsaka, sana matanggap po na kami ng anak mo. At syempre, uy, magpo-promote na rin ako, Nay. Ayan yung sa Negi Bar niya. Oo, sa Kamanaba area po, kung wala naman po kayong ginagawa at gusto po ninyo maaliw, pumunta po kayo sa Negi's Bar. Ayan, everyday po yan bukas. At magpa-prime time tayo dyan. Yes. Nabasa ko yung post mo na parang wasak na wasak ka. Buong buo pero wasak na wasak. Oh. Ano yun? Kasi madalas kong mabasa sa mga post mo kung gaano kasaya ang love life mo with Amir, tapos biglang nawala na. Isang araw, tinext ko siya kasi wala siya sa bahay. Asaan ka? Sabi ko, parang napapansin ko na ginagawa mo itong boarding house na bahay. Sabi ko, hindi ka na masaya dito. Okay lang.
wala namang problema. Sumagot siya. Nasa CR lang ako. Walang hiya ako. Huwag kang O. Diyos ko, paniwala na naman ako. May iyak na ako, maawa na ako sa kanya. Diyos ko. Pabot na lang ng tuwalya. Naligo lang pa. Naligo. Praligo talaga. Baliwang. Hindi, okay pa kayo noon. Hindi, okay naman kami ngayon. Hindi, okay naman kami ngayon. I promise, magka-text kami. Pero nahuli ko talaga siya. Ang iingi sa'yo. Na Gcash. Oo, Gcash. So, ganyan. So, nung nakita ko ng send, sabi ko, aha, ano yan? Sabi niya, wow. Wala to. Normal naman sa ato. Ano naman? Kasi ako tapos binalik sa yung Gcash, di ba? Kasi binigay niya magkano? Binigay mo 200 niya. Oh, binigay ko, parang tumalak ako yung, ay, puro ka naman hingi. Diyos ko, ang hirap na pakitain ng pera. Sen, maya, ayan na. Binalik. Oo, naloka ako. Sige, hindi, wala namang ibig sabihin nun. Akala niya kasi sinusumbatan ko. Sige, hindi. Kasi never naman talagang pala hingi yun. Hindi. Kasi hindi. Pusa ka nagbibigay. Yes. Hindi, oo. Hindi. Nuhuli mo talaga. Umuhon siya, di ba? Ang galing mo dun. Hindi. Ako, inaamin ko naman talaga, nagbibigay ako kasi gusto kong maging masaya yung mahal ko. Ano ay huling binigay mo? Yung kidney ng lola ko. Mano-mano ko kinuha. Oo. Eh, pag nakikita si Amir ng lola niya, Ano-mano yun? Kaya hindi nakakapunta sa bahay ng pamilya ko si Amir. Pero, so namimiss mo? Kasi, bihira yung ganung lalaki. Kasi si Amir, pati yung sa pamilya niya, di ba, Muslim siya, pinakilala niya ako. Oh? Hindi siya nahiya na ipakilala niya ako sa nanay niya. Birthday niya yun. Oh? Nag-video call sila. Sabi niya na, hindi niya ako in-address bilang, ano na, Joes. Nay, Ambo ang tawag niya. Ambo. Si Pitit po. Oh? May building na po akong hindi. Pero pag-best na po ako sa building. Hindi. Ang kwento talaga niya. Nag-brush out na yung JP Morgan. Hindi, pinakilala talaga siya. Eh, di ba, Muslim nga si Amir. So, di ba sa Muslim bawal yung baboy? So, ano nga ginawa mo? Nagpanggap siyang baka. Para matanggap. Ano ginawa mo? Ano sila? Lalo pag magkatabi kami, Hindi, fairness. Hindi, mahal ko yun. Mahal ko ang pamilya niya. Pinakilala ko sa mama ko. Mm-hmm. At pinakilala mo sa mama ko? Mm-hmm. Kasi ayaw ko ng lola ko. Oh! Tinuha ka tingin, hindi na ano, paano? Oh! Wala kita ng lola ko. Sinasaktan ang sarili. So, hindi matanggap. Pinakilala mo ba sa tatay mo si Amir? Ayun, umiiyak ko yung Buddha. Hindi ko napakilala kasi nga alam mo na kan, di ba? Sa lola pala. Lola. Pero si Inegi, parang lihim yata ang love life. Hindi naman, kilala naman nila yung huling jowa ko. Pero ngayon kasi, hindi ako nagyo-jowa. Bakit? Choice ko. Parang mas masaya ako na ako muna. Pag walang jowa, kahit kung sino-sino? Hindi naman. Hindi ako, sa aming tatlo talaga. Ako talaga yung hindi ano, yung pala harot. Manang talaga ako sa totoong buhay. Kasi siya naman walang itsura sa amin. Diba? Hindi naman, hindi. Hindi ako sa yun talaga. So, gusto mo pakita ko yung lumang larawan mo. Ayan. Palalabasin, hindi ako pumapayag ako na. Sabi nila, ako yung pangit, ako yung ano. Naiintindihan ko, kaya kita mong nagpagawa ng ano. Nagpagawa yan, nagparito, okay. Wala naman masama po sa pagpaparito. Pero tinanong niya ako, magkano yan, Bes? Gusto ko rin. Kaya alam po neto niya sa akin kasi, nung nagpalagay siya ng baba, nung tinahi daw dito, natakot lang siya. Bakit? Bumusaw yung buhangin. Wow. Hindi, ano, ayok muna na. Parang mas nag-e-enjoy ako na ako muna mag-isa. Saka nag-e-enjoy ako mag-trabaho. Me-time muna. Pero
Sandali. So, si Amir na kilala na ng mami mo, yung daddy mo hindi natanggap si Amir? Ah, hindi pa sila nagka... Kasi di ba, my dad is bedridden. Mm-hmm. So, yun. Umuwi ako, okay naman yung tatay ko. Holy Week, umuwi ako. Oh. So, yung iba pa rin talaga pala yung... Umuwi ka, makita ka ng tatay mong personal. Oh. Nagiging maliwalas yung mukha, nagiging masigla sila. Kaso lang pala, pag nagka-aneurysm ka, ang naapektuhan pala talaga, bukod sa brain. Oh. Yung tenga. Eto, kasi parang nagkalaman dito tatay ko, tapos nagsara yung tenga. Oh. Tapos parang hindi yun ako marinig masyado, kasi parang ano lang siya dito. Di ba, naka-ano siya, parang dumikit siya dito. Oh. Naging flat. Ito walang butas, lumiliit, yun ang problema. Tinanong ko yung nanay ko, sabi, nai, ba't ganun mas tatay? Mm. At wala ng tenga. Sabi ng nanay ko, dati doon naisda yung tatay ko. Kasi yung tatay mo dati isda. Ha? Joke din yung nanay. So, ibig sabihin, balyena. Oo. Oh, oh. Wow. Debir. Salita yung tambako. Hindi, sobrang masaya ako sa family ko ngayon. Yung mama ko, yung papa ko, okay. Kaling ko, magpamangkin ko, okay sila. Kaya sobrang, thank you God. Ikaw ba, ano, Negi, meron ka pa bang hindi na ibigay sa tatay mo? Dahil kahit hindi ko nakikita in person yung tatay mo, eh alam po pangalan niya si Mang Dario. Yeah. Tapos, nung namatay si Mang Dario, ikaw ba that time feeling mo, ay, naibigay ko na lahat sa tatay ko bago pa siya bawian? Ako feeling ko, naibigay ko. Parang, ano, mission accomplished ako sa bilang anak sa kanya. Kasi, ano eh, naging bedridden din siya. Matagal na panahon din namin inalagaan. Tapos, kahit mo nakakalakad pa siya bago siya maputulan ng ano, tinotolerate ko. Kasi mahilig siya sa manok. So, nagsasabo. Mm-hmm. Minsan, binibigyan ko ng pansabo. Ah, talaga? Para mag-enjoy lang. Ah. Nag-show ako ng abroad, ng Middle East, bibilang ko ng alahas. Tapos, pagka minsan mawawala yung alahas, sabi, nasaan yung kwintas mo? Ala, sinabi na. So, imbis na magalit ako na ano, baka gusto niya na lang talaga yun. Oh. Alam mo yun. Bilang anak, di ba, wala naman tayong ibang intention sa pamilya natin yung makikang masaya sila. Oh. Ako yun. Siguro sa nanay ko sa akin. Yung ano, kung may nakukulang pa? Kung may kulang ako na ibigay sa nanay. Kasi hindi na experience nung maaga na matay yung nanay ko. So hindi niya nakita yung ganito na yung estado mo. Estado ko, na may sasakyan na ako, na nag-grocery ako. Na kahit anong kulay. Oo, yun yung isa sa hindi ko na ibigay sa nanay. Pero kayo nung bata kayo, tayo pala. Kasi di ba old school yung parang bawal ang bading or parang malas ang bading sa bahay. Na-experience ba yung Na-experience. Hindi na ako lumaki sa bahay namin kasi nga hindi ako tanggap. Saka pinapalo, inugulpe, gano'n. Habang lumalaki ko, nakikitira ako sa ibang tao. Kaya pinangako ko sa sarili ko na magsusumikap ako. Tapos ano, ang mali ko lang ito kasi, alam mo yun, yung habang lumalaki ko, nagtanim ako ng galit sa tatay ko. Sabi ko, alam mo yun, yung gano'n, habang lumalaki ko, nagagalit ako sa kanya kasi hindi niya ako tanggap, parang kinakaya niya. Pero nung nabali lang yun, yung nakita ko na may sakit na siya. Na umiyak yung tatay ko, tapos humingi ng sorry sa akin. Ah, humingi ng sorry? Nag-sorry siya. Na pasensya ka na. Tapos bago, ayan eh. Hindi, bago siya mawala. Yun yung inaalala niya ako. Sinasabi niya, anak, ano yung mga kapatid mo, malalayan mo. Kasi ikaw yung mas naiintindihan mo. Mas naiintindihan mo yung sitwasyon nila. Tapos nagsasorry siya. Yung sorry siya na so, alam ko, ramdam ko yung sorry. Sincerity. Tapos doon ko minahan lalo yung tatay ko na na-realize ko, isa lang ang pag-ulat. Wala kang choice. Diba? Saka na-realize ko rin na, bakit ba ako binibless ng sobra? Ang simple lang kasi ng pangarap ko, magtayo lang ako ng saris-saris doon. Magtay lang ako doon. Pero binigay ni Lord ng sobra. Sobra. So na-realize ko na siguro kaya ako binibless, hindi para sa akin. Para siguro sa tatay ko or sa pamilya ko. Saka marami kasi umaasa sa'yo. Oo, ganun pala yun. Saka naniniwala ako na kapag gumawa ka ng mabuti, saka pag bumabalik, maganda. Yung tatay pala natin, kaya pala sila nagagalit dahil bakla tayo. Hindi sila sa ating galit. Nasasaktan sila ng 10 times pag nanarinig nila ang binubuli yung anak ko. Yung sila sa mero bakla. Bakla, times 10 ang nakaramdaman nila na sakit. Kaya pala tayo sinasawa. Kasi wala ako yung tatay ko lang. Wala ako.
Kaya yung mga tatay dyan na may anak na Becky, mahalin nyo sila. Kasi ako, nung bata ako, may kapit-bahay talaga kami. Parang single dad siya. Nothing there. Tapos yung anak niya, siguro mga 5 years. Bestie niya, Becky. Bakla. Kasi kapit-bahay namin. Ako bakla ako, alam ko bakla din. Lalaro ng paper dan. So sinasaktan, sinasampal yung te. Ganito sila si Kumura. Ganun ang pagmamaltrato. Tapos there was this time na parang nagsabong kasi probinsya, yung tupada, yung paano yung tatay. Siyempre yung batang 5 years old, gutom na gutom kasi sinulha, wala yung tatay. Siyempre, lumabas, sinalubong ng bata yung tatay kasi gutom na gutom. Puro tadya ko yung bata. Kasi hindi pala nakontento yung tatay. Yung bata, imagine 5 years old, sinilid sa sako. Tapos sinamit sa kahoy. So, tapos binalikan niya, after two days, inferior sa nila bakla, yung ano? Langka na. Dino! Pagbukas niya langka. Langka! Kala ko na naman totoo. Pero ano, ako hindi. Ako nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa nanay at tatay ko. Kasi kung hindi nila siguro pinaranas sa akin, alam mo yun, hindi ako magiging strong na tao ngayon. Na exactly. Kayang lumaban sa... Alam mo yun, siguro yun lang siguro yung paraan ng pagtuturo nila para maging matatag. Yun na lang kumbaga yung itinuturing mo. Yung mga challenges na nadaanan mo, nalampasan mo, at ngayon napakatipay mo, di ba? Yes. So, ikaw? Napapasalamat ako sa tatay nung baklang Becky kasi ang tabis nung langka. Napakayel. si Pipit, napakasarap magluto. Pero ikaw ba, bukod sa pagluluto, ano pang gawaing bahay ang alam mo? Marunong ka rin ba mamlansya, maglapa? Oo naman. Hindi naman kami mayaman nung... Kaya nga sabi ko, ina-experience ko yung mga ganito kasi hindi ko ito na-experience. Mahirap kami nung bata kasi yung nanay ko, wala siyang trabaho. Yung tatay ko is sa DBWH. So, elementary. Ako naglalaway yung nanay ko sa Batis. Tapos ako naglalagay ng palanggana dito. Sakit-sakit dito sa bato. Yung ginagawa ko. Tapos, lansya. Alam mo yung tibing luma? Yung ginagawa ng lansyahan namin. Mahirap ka ng buhay namin. Diyos ko, ako mabilgad na talaga ako. Kasi, bago ako pumasok dito, yung, alam mo yung sa beauty pageant, parang yung... Sumali ka? Hindi. Yung parang may papasok ko. Production staff din ako ng mga beauty pageants. Pag may pinasok ka, agad may 1,000 ka. Parang talent scout. So yun. So 20 yun na kandidata. So pag nakapasok ang dalawa, 90s, may sure 2,000 na, laki-laki na nun. So, ay 2,000 na ako. Kaso lang, ano na talaga ako, mabilyon na talaga ako. Halimbawa malapa, halimbawa bukas na ang pageant. Ang pageant. Tapos may isang babaeng maganda, lalapit ako. Yung alam mo, napanaginip pa kita kagabi. Mukha mo, katawan mo, tapos ikaw may corona. Ikaw mananalo bukas. Never pa nag-fail ang panaginip ko. Congratulations. Siyempre tuwang-tuwa yung babae. Balatuan mo ko bukas. Oo naman ate, bibigyan kita bukas. Pero hindi alam, lahat sinabihan ko ng mga. Kahit sino manalo, meron. Sure, 1,000. Pero huwag kang maingay yung sinabi ko sa'yo. Kasi hindi pa ito nag-fail. Kaya pag hindi siya nanalo, nasa sulok yung babae, ang tingin sa akin yung... Ganun ka galit yung... Charotisim, ha? Budol. Pero alam mo, ang tagal na nila ni Amir, 3 years. Yes, 3 years. Oo. Alam mo, napakabihira sa lalaki na ma-inlove siya sa bading. Prangkahan na, di ba? Pero sa'yo, grabe. Ako naingit dito. Oo, hanto. Ginayuma mo? Or talagang sadyang sa sobrang kabaitan mo, sa talent mo, kaya nabigani sa'yo siya? Paano po na nabao? Hindi. Oo. Kasi may mga bagay na dapat talaga pinapasaya mo yung isang tao. Hindi lang sa pagkain. Hindi lang sa pang-araw-araw. Lahat binibigay mo. Kasi pag may hindi ka naibigay, maghahanap ng iba. Totoo. Yes. Kaya totoo yun. Yes. Kaya binibigay ko lahat. Sa sex. Lahat? Oh. So, paano mo naman ginagawa yun? Porsche, hirap na hirap ka. No? Paano mahihirapan? Ano ka ba? Nakita mo naman yung size mo? Power of mouth. Paano yun? Power. Wait, parang ngayon ko lang narinig yun. Oh, ka ba? Paano yun? Kasi ako talaga, bata pa lang talaga ako. I was awarded by the UNICEF and the United Nations as the best blowjobber of...
Totoo, bro. Totoo ba? Totoo ba? Ano lang, the best blowjob from illegal city. Paano mo nga ginagawa? Paano magaling talaga ako. Paano mo ginagawa? Ibang ano, parang washing machine ang bibig. Washing machine ang bibig mo? Oo. Yung may mga level-level. Kasi may proper way naman talaga ng pagbibigay kaligayahan sa lalaki. Dapat may mga style, may mga stages. Ah, yung halimbawa, pati tingin mo siya ng Wednesday, yung yung dami-dami. Siyempre, Wednesday you will ask for more. Nag-iipin. Galingan naman yung yung ganon. Hanggang sa akin. Tapos isa lang reaksyon niya. Ang sarap. Ano mo ginagawa yan? Turuan mo na ba lang? Pero hindi yan ano, advisable sa iba ha. Bakit? Paano? Siyempre pwede naman lahat. Hindi. Sa may mga edad, hindi na pwede yun. Bakit? Sa mga ano lang, yung mga bagets-bagets, mga 20 to 35 yun. Ay, pero pag nag 50 to 60, iba ng tunog. Ano na yan? Bakit? Bakit? Ang tasa ng mga uric acid. Ang uric acid. Mga diabetes. Pero totoo ba sa inyo yung ang komedyante raw nagpapatawa sa harap pero pag nag-iisa na malungkot? Oo, may ganun. Iba iba sa kanila yun. Sa, akala kasi na, siguro yung mga comedian masaya. Hindi totoo yun. Mga bagay din na pinagdadaanan din kami. Pero kailangan mo pa rin kasing gawin yung profession na pinasok. So, once na pumasok ka ng comedy bar, iwala yung... Kalimutan mo muna yung lungkot. Diba? Kalimutan mo muna yan. Ikaw din ganun? Hindi. Hindi ako ganun. Malungkot ka deep inside. Hindi. Kasi masiyahin talaga akong tao. Promise, kahit nung bata pa ako, masiyahin talaga ako. Kasi choice natin eh, kung magiging malungkot tayo, magiging masaya. Totoo. Diba? Ako mas pinili ko magiging masaya. Ang dami-daming paraan para magiging masaya ka. Wala sa akin yung puwang yung tinatawag na boredom or yung... Sa ating dalawa. Hindi okay. sa amin mga magkakaibigan sa circle namin. Lahat naman, may kanya-kanyang lungkot, may kanya-kanyang kahinaan. Pero, ginagawa namin, humugot kami ng lakas sa mga nakakasama namin. Hindi man sa pamilya, sa kaibigan. So, dapat pipili mo laging masaya ka. Happy, tsaka saya sa estado natin to. Magiging malungkot pa ba tayo? Sa pangapinagdaanan natin. Yes. Ang swerte-swerte pa natin, pagbinigyan pa tayo ni God ng plus 30 years sa buhay natin. Yes. Kasi ang buhay, sobrang maigsi. Walang replay, walang rewind. So enjoy. Saka ano, ako din na ano ko din ha. Yung parang, di ba tayo, nagtatrabaho. Gusto natin mabili ito, mabilihan, maganyan. So pag nakuha mo na pala yung, halimbawa, ang dami mo na palang pera, yung mga ganito, yung happiness lang talaga ang hindi nabibili. Correct. So dapat sa'yo talaga nagmumula yun. So dapat laging masaya ka bago ka magbigay ng saya sa'yo. Oh, anyway, ano yung maipapayo nyo sa mga gustong maging komedyante someday katulad nyo? Ako number one siguro, kailangan yung ano, natural ka. Hindi mo kailangan aralin. Actually, inaaral siya yung proper na pagtayo sa entablado. Number one lang talaga, nag-e-enjoy ka sa ginagawa. Dapat ikaw yon. Hindi ka nagpapatawa dahil ginaya mo si ganito, ginaya mo siya. Dapat ikaw yon. Number one, mag-e-enjoy ka. At number one, matutong rumispeto. Sa mga nauna. Nauna, and yung pakikisama talaga. Saka huwag niyong aralin maging magaling. Yung sobrang galing. Dapat aralin niyo pa rin maging mabuti. Yun ang important. Ikaw naman. Sa mga nagnanais maging ano, maging komedyante, okay lang yun. Ihag niyo yung pangarap niyo. Yes. Yakapin niyo yun. Tapos, tama yun, pakisama, importante. Number one yun, pakisama sa mga entertainers, sa mga audience, sa may-ari. Importante yun. Kasi minsan, may kwento ka eh, useless kung hindi ka susuportahan. So, kailangan makisama ka. Tama yung sinabi ni Maggie, mag-enjoy ka. Kasi sabi ni Mamu, Andrew Rian, Mamu, I love you. Sabi ni Mamu, the secret of comedy is fun. Totoo nga. Totoo. I-enjoy mo lang. Tsaka yun, na kahit halimbawa naging successful ka, never kang hindi lilingon sa baba. Kasi kahit nasa baba sila, may matututunan at matututunan. Saka lagi sinasabi ni Mimi, na kung ano man yung marating mo, babalikan mo yung core. Tsaka dapat lagi nakatapa ka lang sa loob. Yung pinagmulan mo para
ano. Saka sa larangan naman ng trabaho natin, sa entablado, laging sinasabi ni Mimi sa amin, lahat tayo may espasyo. Lahat tayo kasya. Yes. Lahat tayo maano ng ilaw, kaya lang nasa tamang oras. Tsaka yung mga host, gawin natin parte at istentro natin si God sa buhay natin. Kasi anytime pwede tayong pag-isip natin, wala tayong boses. Ando nang papataw, wala kang boses. Diba? So, every day is a blessing, diba? So, pasalamat lang.